Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa dulong bahagi ng ating pong ebanghelyo ngayon, ang sabi ni Kristo, "Maling-mali kayo." Ano ba yung mga kamalian na paniniwala natin o pinaniniwalaan na gustong ituwid ni Jesus? Ito yung mga Saduceo, kausap si Jesus, ipinaglalaban yung kanilang paniniwala o pinaniniwalaan na sinabi ni Jesus, "Maling-mali kayo." Ngayon, titingnan natin, no? Tatatlo ang mga lalaking naririto na may asawa. Assuming na may asawa. Kamusta po ang inyong buhay may asawa? Tama, di kayo makasagot, no? Ang dami natin problema. Pero kamusta ang buhay pag-aasawa? Kasi meron mga tao na hanggang ngayon, dahil namatay ang kanilang asawa, hanggang ngayon di makamove on. Hanggang ngayon hindi matanggap, no, na wala na yung kanilang asawa, na minsan naman tatanungin mo, bakit hindi mo matanggap na wala na yung asawa mo? Mahal mo ba talaga? Dahil kaya ka nalulungkot dahil wala na siya, o wala na, nalulungkot ka kasi inaalala mo pa rin yung sarili mo, paano na ako, kawawa naman ako? Sinong bubuhay sa akin? Sinong mag-aalaga sa akin? Kasi ito yung, kung titingnan natin, sa karanasan ni Tobit at ni Sara sa unang pagbasa, gusto na nilang mamatay. Desperado na sila. Parang wala na silang magawa sa buhay. Tinuturing pa nga na malas sila kasi namatay yung, no, yung asawa ni Sara, yung mga lalaki, bago pa siya sipingan, namamatay. So, sabi, malas daw siya. May malas ba talaga? Eh, isa ito sa maling-mali tayo ng dahil walang taong malas. Hanggat buhay tayo, mayroon tayong magagawa.
Hanggat buhay tayo, may problemang mararanasan, pero lahat ng problema may solusyon. Na pag sinabi mong wala na itong solusyon, maling-mali tayo ng ating iniisip. Minsan nakakatuwa din kayo, no? Yung mga may asawa, ayaw magsikilos bilang mag-asawa. Gusto na nga maghiwalay. Yung mga pinaghiwalay naman, pinaghiwalay ng tadhana, hindi makamove on. Eh buhay ka pa. Meron ka pang dapat harapin. Meron ka pang responsibilidad. Meron ka pang misyon. Eh kung kukunin natin itong kwentong ito sa ating ebanghelyo, andaan ninyo na mabuti, lahat naman po may katapusan. Ang buhay pag-aasawa, dito lang sa mundo. Ang buhay pag-aasawa, may katapusan. Kaya nga, no, hindi ko alam kasi kung sa tuwing ikinakasal kayo, kung mulat ba, nasa katinuan ba yung ating pananaw? Kasi iniiyak pa yan ng mag-asawa, no, yung exchange of vows. Iniiyak pa yan. Umiiyak ka sa bagay na hindi mo iniintindi. Kasi ang sabi, sa hirap at ginhawa, till death do us part. So alam mo na, ang inyong pagmamahalan, matatapos pag namatay na kayo. Kasi sabi ni Jesus, Jesus mismo, pagdating sa langit, mga anghel na kayo. Hindi na kayo mag-asawa. Mga anghel na kayo. Kaya nga sabi niya, ano pino problema ninyo kung pitong asawa, kumbaga, okay nga, no, nakapito. So kahit 10 pa yan, kahit 20 pa yan, pag namatay ng isang tao, wala na, tapos na ang inyong pag-aasawa. Kasi hanggang kamatayan lang. Dahil pag yung susunod na buhay, wala na. Hindi na kayo mag-asawa. Anong gagawin natin ngayon? O ngayon pa lang, kaya nga kamusta kayong mag-asawa? Nagmamahalan ba kayo? O nagpapatayan? Nagmamahalan ba kayo? O gusto mo na siyang mawala sa mundong ito? Yung iba, ayaw silang mawala. Pero mayroon naman mga tao, gusto na siyang mawala. Na hindi na nga inaasikaso. Sa mga mag-asawa, kahit lalaki man yan o babae, hindi nyo na nga minamahal. Hindi nyo pinaglilingkuran. Para na nga kayong strangers, pag umuwi ng bahay, wala lang. Magtatrabaho, pag-uwi, pagod. Ano bang sisisihin pa yung asawa kasi napapagod siya, kakatrabaho para sa asawa. Paano kayo makakarating sa langit? Eh yun dapat sana. Kayong mag-asawa, magtutulungan para pareho kayong makarating sa langit. Ano ba, langit ba ang karanasan o impyerno? Minsan sinasabi niyo, pag may mga naglalabas ng kanila, no, impyerno ang buhay ko sa aking asawa. Ah, ganun ba? O di masanay ka na? Ano bang kasi practice, di ba? Practice dito. Ano, paano ka namumuhay dito? Yan ang magiging sagot sa kung saan ka hahantong pagkatapos ng buhay. Sa langit o sa impyerno? Uy, ano ba? Hindi ko alam, ilan sa inyo ang byuda na, no? O, yung mga byuda na, malaya na kayo. Tapos na yung problema ninyo. Kung pinoblema ninyo ang inyong buhay pag-aasawa, o di magsaya ka na. Kaya nga, no? Kung ano man yan, ang ating pong pinaniniwalaan, sana matauhan din tayo na sinasabi na maling-mali tayo ng ating paniniwala.
Pwede rin. Nagkamali ka rin kasi ng desisyon. Pwedeng hindi ka ba dapat nag-asawa, pero nag-asawa ka na. Maling-mali rin naman tayo kasi hindi tayo nag-desisyon ng mabuti. O sino na lang yung pinatulan. At maling-mali rin tayo kasi unang-una nung tanong, asawa mo ba talaga yung iniiyakan mo? O kinakasama lang? Linawin mo muna kung ano ang status ninyo. Kasi maling-mali tayo, baka kala ninyo nagsasama na kayo, pero hindi naman kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Maling-mali tayo ng ating pinagdadrama sa buhay. Amen?